maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang mismo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong mangge. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan! Season 3! Magandang araw, ako po sa Amy Puig at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang chairman ng SINAG at ang ating engineer, si Engineer Rosendo. So, hello po, Kasendo! Amy, hello! Kamusta? Okay naman, Kasen. Last time, sabi ko sa iyo, mainit. Ngayon, mainit pa rin. Yeah, mainit po. Maganda naman, at least, nakapahinga naman yung ulan ng ulan, di ba? Mm-hmm. Yeah. Last time, Kasendo, napag-usapan natin polyculture. Ngayon, hindi tayo lalayo. Palaisdaan pa rin ang ating pag-uusapan ngayon. Oo, nasa anong topic tayo today? Ngayon naman po, tilapia naman ang ating pag-uusapan. Ayan ang ano, isda ng masa. Yun. Dati, Gigi. Kasi yun, tilapia ko na ngayon, tilapia. Dati, di ba, pagka sinabing isda ng masa, Gigi, pero ngayon, ang presyo ng Gigi, pang mayaman na. Oo. Ginto na yun, 240 yata, 200. So, parang umahabol na rin sa baboy. Ito, at least, kung sabihin mo, tilapia, nasa 120 to 130 peso sa market, di ba? Opo. Kasi, anong paboritong luto mo ng tilapia? Ay, ako, ihaw. Ihaw. Naman, may toyo, kalamansi, at sili. Oo, sili. Dapat maraming sili. Oh. And yung ulo talagang maganda isip-sip. Oh. Ako, nagkakagutuman tayo dito. Kamamaya po, meron tayong makakausap. 14 years na po siya sa larangan po ng pagtitilapia. Kaya sigurado ako na marami tayong matututunan. Abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasendo, meron tayong makakasama. Ito, tuloy-tuloy yung usapan natin tungkol sa mga palaisdaan ko, no? Last time, polyculture. So ngayon, tilapia naman ang aking i-introduce sa'yo. Ang makakasama po natin ay galing po ng Minalin, Pampanga. Siya po ay graduate ng Business Management at 14 years na po nagtitilapia. Kasama po natin ngayong araw si Sir Orlando Sanchez. Hello po! Hello po, ma'am, sir. Yeah, afternoon, morning, at good evening. Pwede yan na Orlando. Hindi ko kasi alam kung afternoon na ba o ano. Opo, ang ating programa naman mapapanood sa lahat po ng oras kasi accessible tayo via YouTube, social media, and Daily Motion. Kaya walang problema kung good morning man, good afternoon, or good evening. Saka napapanood po tayo sa ibang bansa din, kaya wala tayong problema sa time. Sir Orlando, 14 years na po kayo nagtitilapia. Pwede mo ba kaming kwentuhan tungkol sa background niyo po bago kayo nagtilapia at bakit niyo po napili magtilapia? 14 years ako sa industry ng pagtitilapia. Nagsimula ako bilang parang farm manager. Tapos umabot ako ng mga 7 years. Nung natutunan ko, doon ako nagsimula ng yung sarili kong fish pond. Kaya hanggang ngayon, more than 14 years na bali. Actually, February. Naging 14 years. Okay. So, Orlando, yung ano ba? Yung fingerlings kayo na rin nag-produce o kumukuha ka? Kumukuha po ako sa iba. Bali, grow out po ako.
Yes. So sa one hectare, ilan ang nilalagay natin sa pan, sa isang pan? Dati po kasi nasa 40,000 lang. Eh kaso ngayon parang nag-evolve siya. May nakakapaglagay na kami ng times 2 niya nasa 80,000. Nalalagyan na namin hanggang 100. Basta medyo malalim yung pan. Tsaka kung intensive naman yung pagpapakain mo, kaya naman. Ah, so maski ganun kadami pala, hindi totoo yung 2 square meter, isang square meter, 2 tilapia lang. Dati po kasi bali 40 per hectare, bali 4 lang, 4 pieces. Eh ngayon dahil nag-evolve, tapos maganda naman yung napapakain namin ng pits, kaya nadadagdagan na namin. Kaya minsan merong 100 o 80,000 ganyan. Fingerlings per hectare. Yung fingerlings po ninyo, reverse sex ba yan o anong class? Opo, yun po yung tinatawag nilang SR, yung sex reverse. So, mas okay yun kaysa yung dating kinukuha natin na... Opo, mas okay po yung sex reverse kasi may... Hindi siya nanganganak, nabubuntis, so gano'n. Kasi pag ordinary lang yung ginamit, pag hindi mo lang napakaya ng isang linggo, minsan nanganganak na nangingitlog. Pag nangitlog kasi, nanganak, mihina na yung laki ng tilapia, kaya puro SR na lang yung gamit namin. Sex reverse. So ilang months ang grow out mo? Ngayon umaabot ng 5 to 6 months. Sagad na 6 months kasi yun nga yung stocking namin dumami. Kung stocking mo nasa 40 per hectare, siguro mga 4 to 5 months. Kung dadagdagan mo siya ng stock, kunyari nag-stock ka ng 80,000 per hectare, aabot na yun ng 5 to 6 months. So, okay lang din. Kahaba yung culture period, pero mas marami naman yung mapuproduce mo na tilapia na malaki. More or less, anong size ang linalagay mong fingerlings more or less sa pag-start? Diretso na ba yun? Usually, nade-deliver ng size sa amin nasa size 20, 22. Pag pahirapan ng similya, 24. Yung 24, medyo kasi ma-pino pa yun medyo pino. Pero okay na rin. Kung summer naman at saka medyo mainit, okay din naman na pawalan yung size 24. Pero kung papipiliin ako kung anong size, size 20 okay. Paano ba yung size 24 para at least alam ng mga viewers natin ano bang size 24 at 20? Ilan inches yun? Maliit lang po, parang alam niyo po yung ipil-ipil, yung dahon ng ipil-ipil. O parang ganun lang yung size ng fingerlings na pinapawalan namin. Minsan kasi kung kukuha ka ng mas malaki, yung mga oversize, minsan nagkakadiferensya, hindi mo siya alam, baka matanda na, tumagal na, kaya medyo malaki. Siyempre, mas maganda kung mas bata. Opo, medyo confused ako kasi, ito ba yung 24, bigat ba to o haba? Yung haba niya po. Ang mas prefer mo 20 kaysa sa 24. Mas malaki po yung size 20 sa size 24. Ay, ganun? Mas malaki size 20 sa 24? Opo. Anong measurement ba yun? So, parang, di ba dapat mas malaki yung 24?
Parang pabaliktad po kasi yung sa sizing. Anong parang, gamit nyo pang sizing, sir? Yan, para ano, malinaw. Yung ilalagay, yung ilalagay sa net yung fingerlings. Opo. Yung mga lalawas din, yun na yung mga sizing nila. Yung maiiwan po niya, naglagay sila ng mesh na size 20. Yung maiiwan dun sa net na size 20, yun yung magiging size 20 nila. Ay, yung sinasabi mong size 20, yung butas ng net. Opo, yung parang salandra, sinasalandra. Opo. Okay. Yung naiiwan, yun yung mga nagiging size nila. Eh, mas maliit pagkagaling sa 24. So, kasi mas maliit na butas yung 24. Yung parang ganun po. Kasi sa net, ganun po yung sa net eh. Habang, ano, lumalaki, lumiliit po. Clear na po, clear na po. Yeah, so pagkakuha nyo, linalagay ninyo kagad sa 1 hectare, wala kayong linalagay na net? Ano po yun, medyo may proseso din po kasi hindi naman po porket na may 1 hectare ka na, lalagyan mo na. Ang proseso po dun eh, maglilinis pa kayo ng fish pa. Dapat walang kahit ano, kahit anong isda, kung hanggat pwede, mawala lahat. Magkakaroon ka pa ng pan preparation. Kung medyo mainit naman, ibibilad mo muna yung fish pan bago... Papatuyuan. Oo, papatuyuan. Ibibilad mo. As in, tuyo. Tapos, magbabroadcast ka ng mga apog, pwedeng fertilizer, tapos papatubigan mo, papalinawin mo ulit yung tubig. Pag okay na, dun palang makaka-order ng similya. Pag in-order mo yung similya, pag na-broadcast mo na lahat ng mga nilalagay mo sa fish pan, yung pan preparation mo is okay na, pwede ka na magpawala. Pero pag magpapawala ka ng fingerlings, mas mainam mo, mas maganda kung yung tubig mo sa fish pan eh medyo mababaw muna. Pagdating ng similya, pagdating ng fry, fingerlings, ibinababad muna namin sa tubig yun, doon sa tubig ng fish pan bago namin pawalan para ma-acclimatize yung tubig nung nasa plastic ng fingerlings at saka yung tubig sa fish pan. Opo. Yung ano pala, yung feeds, anong klaseng feeds ang gamit mo? Sante feeds po. Since naging farm manager ako hanggang ngayon, yun na po yung gamit ko. So, yung di unang gagamitin mo, booster. Tapos, pre-starter. Tapos, up to finisher. So, ilang buwan yung ano, yung sa isang hektarya, ilan ang magagamit sa feeds and ilan weeks or ilan months yung booster, pre-starter, up to finisher? Oh, yung pong booster, nahalo po namin yun sa fry mash. Kung tatanong nyo po kung gaano karami at gaano katagal, depende na po sa ano yun eh, sa size ng fingerlings. Kung lalaki po siya, kung mas malaki po siya, eh doon na namin nililipat na ng mas malaking feeds. Kunyari, gumamit ka na ng fry mash. Usually, kung maganda yung laki ng fingerlings mo, 3 weeks pwede mo nang halo, 2 to 3 weeks pwede mo nang haluan ng floating yung pre-starter ko, yun. Pa mga 3 weeks kung malaki yung size ng isda, pwede mo nang haluan ng pre-starter. Tapos pag after a month, titignan mo na naman kung kaya na yung starter, tapos mag-grower ka,
yung finisher pang huli na kasi yun eh, parang pampabigat na. Usually na papakain namin na marami eh yung grower. Sa amin naman kasi, ang totoo sir, hindi naman namin sinusundan yung dapat magpapakain ka ng fry mas mga 3 weeks. After ng 3 weeks, ibang feed naman. Basta kaya, alam namin na kaya na nung tilapia yung bigger size na feeds, yun na yung binibigay namin. Sa size naman ng isda eh, kanyari, siyempre yung starter, more or less, paano pagtingin nyo dun sa tilapia? Paano ako mag-ship ng feeds, no? Kanyari, pre-starter, anong size ng feeds? Tapos, magiging starter, anong size ng feeds naman? More or less, anong size? More or less po, paggamit po nung feeds eh, ang sinusundan lang po talaga namin eh, yung bibig ng tilapia. Pagkaya na po nung tilapia na kumain ng starter na size, nasa size, kunyari, pre-starter, nasa 1.5 lang, kaya na ng bibig ng tilapia, yun po yung binibigay namin. Binibigay namin na feeds. Pag mga ilang weeks o pagkaraan ng isang buwan, kung kaya na kainin yung starter, yun yung starter na gamit na namin. Tapos, after that, puro grower na lang karamihan. Kasi mga ilang buwan lang, sir. Yung pong bibig ng tilapia, medyo malaki-laki na eh. Hindi na namin binabase kung dapat. Usually kasi, yung sinasabi ng iba, pakain ka ng primas. Dati kasi, sir, wala naman pre-starter at saka pre-starter zero eh. Pagkatapos ng fry mas, puro fry mas starter na, tapos grower finisher. Ngayon, nag-develop yung sante ng mas maliit na butel para makatipid yung mga operator. Ang ginawa nila, nag-develop sila ng feeds na mas maliit yung butel, yung pre-starter tsaka yung pre-starter zero. Malilesen yung paggamit mo ng fry mas. Kasi minsan kasi sa fry mask, kasi fry mask powder yun, sir. Pag hinagis mo sa tubig, minsan, nalulusaw na lang. Di ka mukha ng feeds talaga, na floating feeds. Alam mo na makakain talaga siya dahil naka-float siya. Walang masasayang. Pag kaya na yung, basta yung bibig niya, kaya na niyang kainin yung pre-starter, bibigyan na namin yun. Pero usually, mga 3 weeks lang, 2 weeks, kaya na yung pre-starter zero eh. Tapos pagkatapos nun, magsishift ka ng pre-starter, mga 2 weeks lang din, kaya na naman. After 2 weeks, baka kung lagi mo naman tinitignan yung alaga mo, makikita mo kung, kasi pwede mo naman magisan kung kaya nang kainin, magsishift ka na ng starter. Siguro sabihin na natin yung starter nasa 2.5 hanggang 2.5. Kung kasi yung starter yung habang paliit kasi yung pre-starter hanggang starter yung mga yung protina ng feeds eh mas mataas. So ibig sabihin medyo mas mataas din ang presyo. Kaya kung alam namin na kaya na ng tilapia na kumain ng grower, ibibigay na namin kasi mas nakakatipid kami doon kasi mas mura yung grower kasi sa pre-starter, pre-starter zero, tsaka starter. Pero usually, kung sa 2.5 to 3 months, puro grower na yun hanggang bago humarvest na. Magpapakain ka lang ng finisher, mga 2 linggo lang, pwede na. Pampabigat lang po kasi yung finisher eh. Ganun lang po yung proseso na ginagawa ko sa pag-aalaga, pagbibigay ng feed sa tilapia. Kasi ang totoo sir, kanya-kanyang diskarte kung paano diskarte na palakihin yung tilapia. So, nasa sayo rin kung hihingi ka ng tulong, hihingi ka ng advice, pero
yung operator pa rin na magde-decide kung paano sila alagaan, sir, kasi siyempre yung operator yung namumuhuna. Pero marami naman pwedeng tumulong, kasi sa akin kasi every week may pumupuntang mga sa yung mga self-feed company, mga technician. Yan sila Ma'am Vic. Usually pinupuntahan yung pan para tulungan ako, ganun. Pero nasa operator pa rin yun, sir, kung bibigyan ka ng advice nila eh. Pero nasa operator yung decision kung paano diskarte. Opo. Tapos sir, ang tanong ko pa, yung inyong fish pan ay may ilaw? Wala po. Ay, wala. Wala. Yung mga bahay ng mga ano may ilaw, pero yung mismo fish pan wala. Wala bang maraming ano dyan, ibon? Di ba yung ibon kumakain lang isda eh? Isda, oo. Dumadagit yan eh. Marami po. Marami pong ibon. Yun, kung nakakakain ng tilapia, yung mga fingerlings. Usually fingerlings. Fingerlings. O tsaka feeds. Kumakain na rin sila ng feeds ngayon. Yung iba gumagamit ng tansik. Nilalagyan ng tansik yung fish pan. Para hindi makadive sa tubig. Sir, paano naman pag yung mga bagyo, epekto po ng bagyo sa atin? Kamusta po? Yung mga nakaraan, medyo mahirap. Kasi po, dahil nasa ilog nga kami, maagos lahat ng tubig doon, lumalaki. Kaya dapat yung mga pilapil ng fish pan mo ay medyo mataas. Minsan, kahit mataas na, dahil sa sobrang taas ng tubig, eh, parang aabuti na rin. Kaya gumagamit din kami ng net. Minsan, nilalagyan namin ng net yung pilapil para hindi lumabas yung isda. Ganun. Ito ano pa lang to, ah. Yung sa pag-aalaga pa lang to, wala pa tayo sa harvest, pero malapit na matapos yung oras natin kasi ito. Yung ano ko. Pero puputulin ko po muna ang ating kwentuhan. Magbabalik po kami ito po, ah. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik ko, ah. Agree ako dyan. Sir Orlando, ang dami ko lang natutunan. Kitang-kita yun na grabe yung experience mo no, sa 14 years mo. Eh, may nakagawa ka ng sarili mo ng diskarte sa pagpapakain. Eh, ilan... Kasento, ano ba yung tamang tanong doon? Gano'ng kadami? Tanong natin kung ilan ang pre-starter up to finisher, kung ilan bags ang nagagamit ka sa 5 to 6 months. Usually po, pag sinabing 1 acre, kunyari, nagpawala ka ng similya mo na 80,000, sabihin natin 80,000. Sa 80,000, usually, more or less, nasa maganda na yung harvest mo kung maka 8 tons ka. 8 tons. 8 tons? 8 tons pataas. 8,000 kilos. 8,000 kilos yung ano, yung isda. Harvest. Pero yung feeds na ginamit, ilang bags ang nagamit mong feeds? Nasa total po, nasa 400 to 500 na bags. Lahat-lahat na yon. From Primus to restarter, grower, finisher. 400 yes, to 500. Yes, ma'am. Sa loob ng 5 to 6 months, yun ang mga konsumo po ng ating mga alagang tilapia. Paano naman sir pagdating po sa harvest season natin? Paano kayo mag-harvest? Ano ba 'yan, all in, all out? Ngayon po kasi medyo mahirap ang harvest ngayon dito sa may amin. Papa-schedule ka para ma-harvest. Pero pagdating ng ano, marami po kasing isda ngayon. So, parang hindi mo kailangan ubusin yung laman. Isang bugso. First schedule. Po, pag harvest naman po ganun, usually magpa-partial harvest ka muna. Mm-hmm. Aalisin mo muna yung makukuha nilang malaki. Kagamit sila ng net.
parang sa similya, lalagay niya sa net, matitira yung malaki, lalabas yung maliit. Pag nakuha mo na yung malaki, yun na yung partial harvest mo, yung lumabas sa net, yun na yung papalakihin mo ulit. Mga 2 to 3 weeks, okay na naman yun. Pwede ka na naman humarvest. Pagkatapos kasi ng partial harvest, magpapalaki ka na naman ng isda. Pagkatapos mong magpalaki ng isda, ha-harvest ka na naman. Pagkatapos ng harvest na yun, pwede ka na mag-total harvest para simutin mo na lahat ng isda ng fish pond. Tapos yun, contract na naman ulit, panibago. Ngayon ba dinidelay mo yung harvest? Kasi pangit ang presyo ngayon eh. Mahirap din pong i-delay, sir. Kasi gumagastos ka rin ng pakain. Yung control period mo, hahaba. Papasweldo ka, papatrabaho ka, papakain ka ng fish. Additional 1 month, sir, medyo madugo. Yeah. Magkano presyo ngayon ng farm gate price ng tilapia? Sa amin po, sir, nasa 69.70 pesos lang per kilo. Imagine sa market, nasa 120, 130. Ganun po. Medyo marami po kasi isda sa may amin ngayon. Pero last 2 months, yung presyo dito sa may farm gate dito sa Minalin sa amin, maabot na ng 80, 84. Pero ngayon, bumabagsak eh. Naipon yung mga isda dito sa may amin, Pampanga. Saan ang market niya? Sa Metro Manila pa rin? Sa amin kasi, sir, may mga kumukuha. Parang may ahente. Yung ahente, yun lang yung kausap mo. Yung ahente naman, siya yung kausap ng mga kumukuha ng isda. Kanya-kanyang lugar sila na nagbibiyahe. Kanya-kanyang lugar na kung saan dinadala. Sa Manila, sa Dagupan, Pangasinan, Tarlac. Kanya-kanyang biyahe kasi, sir. Usually, isa na lang yung kausap ko sa pagkuha ng isda. Siya na bahala ng kung paano i-dispose sa mga kanya-kanyang biyahe, oh, sir. Mostly, anong size ang mabenta? 3-1 kilo, 4-1 kilo, o 5-1 kilo? Ngayon po sa amin, sir, gusto ng mga bakulera yung kumukuha ng isda sa amin. Nasa 3, 4, 5 pieces per kilo. Ganun po yung gusto nila ngayon eh, malalaki. Di tulad dati, kahit 4, 5, 6 yung isda, okay na sa kanila. Ngayon, parang nag-evolve na rin eh. Gusto nila malaki. Ayaw na ng maliit. Kaya humahaba lalo yung culture period namin dahil kailangan mo sumunod dun sa gusto ng mga buyer kasi mapag-iiwanan kapag hindi mo hinaba ng konti yung culture period mo para mapalaki ng maayos yung isda na gusto nila. Parang yung mga size na yun, pang inihaw yun, kasendo. Ako. pero kung ordinaryong pamilya lang, ma'am, sir, siyempre, hindi naman siguro okay yung bumili ka ng 3 piraso para sa 1 kilo. Eh kung makakabili ka naman ng 6-5 piraso sa isang kilo, kung marami kayo, marami. Kasi mas maganda pa rin kung kakain ka ng tilapia na alam mong buo siya, hindi siya putol. Kanyari, 6 kayo sa pamilya, bumili ka ng 3 pieces per kilo. Hindi, maghati-hati kayo, tigkakalahati kayo. Ngayon, kung bibili ka ng 6 piraso sa 1 kilo, at least yung nasabi mong nakain mo yung buong tilapia. Mas masarap pa rin kasi pag kinain mo yung, alam mo, buong tilapia kinain mo eh. Oo. Kasi kakalahati lang eh. Siyempre, yung papunta sa liig siyan, mas masarap yun. E paano yung sa buntot kung napunta sa iyo, siyempre, mas masarap yung ano. Lalo na. Yeah. Lalo na, pag trito. Masarap doon, Emmy, ano? Yung ulo, ang sarap doon. Opo, yung ulo. Ako po buntot.
buntot talaga, tapos malutong. Yan ang gustong-gusto ko dyan, pagka ano. Sir, kaya dapat ano, dapat i-promote ng government yung tilapia, mga ito, mga bangos, kaysa isipin na magpasok pa, mag-angkat ng yung galunggong, di ba? Eh ito, mura eh. Imagine, nasa palengke, 100 to 120. Yes. Eh yung galunggong, maski import, eh, umabot ng 220 yata eh. Di ba? 180 to 220. Mahal nga rin po. Dati, pangmasa ang presyo ng galunggong eh. Ngayon, nag-iba na rin po. Yung pangmasa, ano ngayon, talaga is tilapia. Diba? Yes. Oo. At marami talagang may gusto po ng tilapia. Pagka, ano talaga, rinito, nilagyan ng toyo at suka, di ba? Iba-ibang klaseng luto na pwede sa tilapia. Tinigang. Tinigang. O. Talagang, kilalang-kilala yan ng mga Pilipino pagdating sa bahay eh. Kung hindi ano, bangus, tilapia. Minsan nga po dito, hindi ko masyadong kilala eh. Pero sir, ikaw, ang tanong ko pala sa'yo bago tayo magtapos. Bakit tilapia ang iyong napili na ilagay sa iyong fish pan? Sa amin po kasi, sa tubig sa amin. Dati po kasi may mga ano, supo. 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 Parang nag-iba na rin yung quality ng tubig sa amin, hindi na bubuhay yung suko. Yung namang bangus, mas maganda yung may alat. Yes. Sa tilapia naman kasi, bagay na bagay dito sa may amin. Kaya, puro tilapia na lang karamihan ng bubang nilalagay nila. May naglalagay pa rin naman na hipon, vaname. Mas, parang mas madaling buhayin yata yung vaname kaysa sa sugpo. Sugpo is tiger prawn. Yun po. Opo. Ikaw ay nag-stick na sa tilapia. 14 years na tilapia. Yes, ma'am. Nakita ko dito sa episode natin ngayon, Kasendo, kasi di ba, usually, niisip natin, depende dun sa size eh, yung ilalagay mo. Sa size ng panda, yung ilalagay mo. Pero nakita ko dito kay Sir Orlando, parang dinefine niya na yung ano eh, hindi niya na inisip masyado yung size kasi nababawi naman pala ng pakain. Imagine from 40,000 to 80,000. Kung meron kang tamang pakain, maaabot pa rin yung tamang size ng mga alaga mo tilapia. Inisip ko kasi kanina, baka crowded, hindi na lumaki, pero kaya palang bawiin. Yun yung natutunan ko po sa ating episode ngayon. Sir Orlando, maraming salamat po sa pag-share sa amin na inyong experience. At saka yung mga discarte mo. Salamat din po. Any ano po, parting message po para sa ating mga kababayan na sila din po ay makapagsimula po ng kanilang sariling palaisdaan na may lamang tilapia. Kung gusto nyo pong subukan magtilapia, hindi naman po kasi siya mahirap alagaan. Kaya napunta rin ako sa pagtitilapia, medyo mas madali kesa sa ibang species. Yung hipon, yung bangus, medyo mahirap kasi yung tilapia, medyo madali. Kaya subukan nyo po para malaman nyo kung gaano kadali. Saka hindi naman po siya mahirap alagaan dahil may mga tao rin naman na sa feeds, maraming tutulong sa inyo para maging success yung pag-aalaga nyo po. Subukan nyo po at ano, kayo'y matutuwa sa magiging resulta. Hindi naman po siguro ako tatagal ng 14 years kung hindi po maayos yung pag-perform ng tilapia. Salamat po. Thank you po, Sir Orlando. Kasendo, thank you din po. Okay. Thank you. Yes po, hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.